Samantala, dalawang insidente naman po ng pamamaril ang naitala sa Rodriguez Rizal. Sa isang subdivision, nahulikam ang pamamaril na isang security guard. Balitang hatid ni Tricia Zafra. Patay ang isang subdivision security guard sa Barangay San Isidro, Rodriguez Rizal matapos barilin ng hindi pa nakikilalang lalaki. Sa kuha ng CCTV ng subdivision, alas 6:35 kagabi, nagbabantay ang gwardiya kasama ang isa pa sa kanilang outpost. May tandem na huminto at di umano ay nagtanong kung gumagana ang CCTV. Maya-maya pa, isa pang riding in tandem ang umabante at parehong nakabonet. Sadya naming hindi ipakikita ang karahasan sa video. Bumaba ang angkas, saka pinagbabaril ang biktima. Isa pang tandem na nasa likuran nila, ang tinakot naman daw ang kasamang gwardiya ng biktima. Dead on the spot ang biktimang nakilalang si Frederick De La Paz. Tikom ang bibig ng kanyang mga kasamahang gwardiya, pero maaaring galit daw ang motibo dahil marami raw nakakaaway si De La Paz sa mga sinisita niyang gustong pumasok sa subdivision ng walang Homeowners Association sticker. Sa Southville 8, Barangay San Isidro, Rodriguez Rizal pa rin, alas 5:45 naman ang hapon ng pagbabarilin din umano ng riding in tandem si Alejandro Hernandez, 63 taong gulang. Apat na putok daw ng baril ang narinig ng mga kapitbahay. Kapapanalo lamang daw ng biktima sa sabong bago mangyari ang pamamaril. Hinahabol daw siya para patayin. Hindi ko alam. May bag kasi siya eh. May pera eh. Baka yun yung target. Hindi ko alam. Wala na yung bag. Wala raw ideya ang anak ng biktima kung magkano ang napanalunan nito sa sabong. Pero bukod daw doon, dala rin daw ng ama ang napagbentahan nito sa dati nilang bahay. Muntik namang madamay ang isa pang kapitbahay ng biktima nang pumasok sa bahay nila ang isang bala. Inaalam na ng pulisya kung sino ang mga salarin sa pamamaril. Tricia Zafra, GMA News.